Podcast.ph can be downloaded for free on iTunes by typing podcast.ph programs. You can also listen on Podomatic, Spreaker, Stitcher, Clamor, YouTube, and our official URL, podcast.ph. Like and follow us on Facebook, Twitter, Instagram, and Google+. Podcast.ph, the most active and fastest growing podcast network in the Philippines. Welcome to Bonfire Discussions here on podcast.ph. It's us again. In Bonfire Discussions, we talk to bright, maverick, and very interesting personalities in our society. Those who we think should be given proper social TV exposure because of the good work they have done and the issues or conversations they have ignited all throughout the years. My name is Martin Andanar. Ako si Benji Felipe. Sabi ng diskurso, pwedeng maki-epal dito, libre. We cannot stand for another people's election. I am sure that the people will not allow it. I am sure that the armed forces will not allow it also. You're still watching Bonfire Discussions here on podcast.ph. My name is Martin Andanar, together with Benji Felipe. And our guest today is Congressman Boboy Sihuko, who is running for President of the Republic of the Philippines. The last question earlier was your stand on the land reform. Parang ang dami pa atang magasakan na hindi nabigyan ng lupa. So wala, talaga, you will scrap it or are you going to... No, we will not scrap land reform, but we have to revisit it. Vest it with determination and a stronger authority and a stronger program that obligates everyone instead of allowing exceptions for special circumstances. So wala ko kayong sasantuin dun sa mga kapitbahay nyo sa Forbes? Wala po talaga dapat santuhin because it's the interest of the nation. That is in fact part of the Filipino psyche that is defective. Yung pong accommodation of... accommodation of relatives, accommodation of friends, accommodation of special interest groups. Kaya nga po yung Hacienda Luisita is something that I use as an example all the time because it is owned by the Aquinos and the Cojancos and it's still there, you know. Isa sa mga nasa kartina din ito, you know, abnormal public fund. Pwede yes. ba ipaliwanag yan? Sa anong tinutukoy nyo dito? Ang tinutukoy dito is that there's a lot of graft and corruption. Projects are being undertaken because malaki ang kickback. In fact, there are a lot of projects that are undertaken, kuno on paper, but actually are not undertaken at all. Uh-huh. This is the world of Janet Napoles and other people like her. And if you will recall, Janet Napoles spent a whole day in Malacanang conferring with the president. And if you will recall, the president even had the foolishness and audacity and the daring and the kapalmuka to actually go with Napoles to Kamkrami and make sure that Napoles is well accommodated in Kamkrami. So, kung iisipin po niya, bakit po kaya may special treatment? Ano naman kaya po magic ang nangyari dito? Na binigyan po na special treatment ng Pangulo na pareho din po na special treatment sa Hacienda Luisita. That is what the corruption is. Corruption doesn't just mean money. Corruption means special attention to special interest groups. Doon sa kartilya ninyo, meron kayong dapat na singilin na climate death. Yung utang na 24 yes. trillion. Ang laki, no? Yes. Yung po tinatawag natin climate debt na yun, there is a fund, there is an international fund that has been put together precisely to answer for damages that have been caused, such as this. And this is something that we should collect, and I don't see any effort on the part of government nor any interest even to correct a single centavo of it. Ang laking pambayad sa utang yan kung masisingil natin. Of course. At saka, alam po ninyo, misila masingil po natin yan, yung po ng mga nawala po sa ating kalikasan, sa ating environment, cannot be put back. Kaya nga po nagpasa ang Supreme Court ng tinatawag pong writ of kalikasan. The writ of kalikasan puts a bias. Kasi po ang law is supposed to be unbiased, hindi po ba?
But the writ of kalikasan actually puts bias in the law. Rightfully so, tama po yung ginawa nila. Dahil po ang environment, pag nasira po, ay hindi na po maibabalik sa dati. If elected as President of the Philippines, do you think there is a need to change our political system from presidential or to a parliamentary state of way of government? Definitely. The best illustration here is the Aquino government itself. It is no longer popular as it was when it was first elected into office. Many people are disgusted. People can hardly wait for the Aquino government to change. While on the other hand, it wishes to extend itself by another 6 years through a proxy named Rojas. Ay, bakit gusto niyo nang ibalik sa manual voting? Ako po ang chairman ng Suffrage Committee on Suffrage and Electoral Reforms who passed the automated voting law. Okay. The problem is, dinadaya po yung PICOS. Mas madali po ngayon dayain dahil hindi po sinusunod yung mga requirements na binigay namin for security, which are mandated by law, but were set aside completely and not one of them was followed by the COMELEC during the last elections and during the previous election po. Now, dati po, kailangan na nakawan niyo yung ballot box. Ngayon po, wala na pong ballot box. Ang ginagawa lang po ngayon ay yung CF card. Parang credit card na po ninyo, ang laki niyan. Dando po sa loob ng PICOS machine. So, pag kinuha po yan, pinalitan, iba na po yung resulta. Pwede ho bang ibalik yung manual voting? Pwedeng ibalik ang manual voting. In fact, I believe that manual voting should be returned until we are confident that these security measures are in place. We are totally at the mercy of the COMELEC and all of those who control the COMELEC or would wish to control the COMELEC. Gusto nyo na palakasin pa yung manpower, human capital ng bansa natin. But then again, there are social costs. Like for example, nagkakahiwalay yung mga magulang, saka yung anak. Marami pong naghihiwalay, marami pong naging pabayaan ng mga anak, naging addict. Ano po ang inyong solusyon doon na habang dumadami po yung overseas Filipino workers at dumadami din po yung mga pamilyang pinapalaki ng single parent? Alam mo, Martin, may mga tao, may mga Filipino na bagay magpunta abroad. Okay? Lalo na kung ang ambisyon nila, halimbawa, mauna ng isa, dalawa, tatlong taon doon, at pagkatapos po'y dali ng kanilang pamilya. So yun ang sakripisyo kumisa na kinakailangan po talagang gawin at ibigay doon sa ibang bansa in order to establish residency, no? And then claim your family. Pero hindi po lahat ng tao ay binabagayan po ng pagtatrabaho abroad. Dahil siyempre kung ilang taon po malulungkot yung babae o ilang taon malulungkot yung lalaki, ay hindi na po nakakatiis at naghahanap na rin po ng iba. Okay? So that's one problem. The other problem are the children. Especially when the children are growing up, they need both a father and a mother. If one or both of them are missing, then that is a disadvantaged family already. Meron po binabagayan ng trabaho sa abroad, ngunit meron din po hindi binabagayan ng trabaho sa abroad na dapat po dito magtrabaho sa atin. Okay. What is the first thing I would do on day one if I was president is I would provide scholarships for education for 15 million Filipinos a year. That will cost approximately 77 billion pesos. Ngunit, kasya po yan dahil ang ating budget po ay more than 3 trillion. Kasi po, doon sa 6 na taon na mauupo ako bilang presidente, 15 million po, 15 billion times 6 is 90 million Filipinos. Alam po ninyo, ang diferensya po ng mga anak na mga mahihirap sa anak ng mayayaman ay isang bagay lang. And that diferensya is education. That is why, Martin and Benz, for the past 4 centuries, 400 years po, yung pong pamilya ng yung tatay po ay muchacho noon, hanggang ngayon po, yung mga anak ng anak ng anak ng anak, kaanakan po ay
muchacho din. At wala pong mangyayari sa ating mga Pilipino kung hindi po natin maitutulay yung pong tiyatawag na gap between the rich and the poor. Are you saying that you are for affirmative action vis-a-vis meritocracy? There's no question about that. But of course, the rich still have an advantage because they have capital. Mm-hmm. Okay? Pero I believe that it is the human ability that is the big difference between the rich and the poor. Mm-hmm. Excited ako sa day 2. Excited din ako sa day 2. Okay. Sa day 2 naman, so okay. So yung day 1, we will attend to the ability of our labor force and our professionals. Day 2 naman is we will attend to bringing industries into the Philippines. I will remove VAT, mm-hmm. value-added tax, because value-added tax is anti-poor. Yung iyong underwear, mm-hmm. kung mayaman ka, ay pareho po ang tax na binabayad mo ron doon sa underwear din na jockey shorts na ginagamit po ng isang mahirap. Eh, ngayon po, pati yung sidewalk vendor na halos hindi po talaga, halos po ang tubo ay talagang hand-to-mouth lamang, ay hinahabol pa po ni Hinares para sa taxes. On the third day, we will remove all taxes on oil, gasoline, and electricity. We will be the cheapest country in the world. Yeah, what will happen there, Benji and you will get more foreign investments. Lahat po ng kumpanya sa buong mundo na nakikita ko na naghahanap po ng lugar na mura po ang cost of power, mm-hmm. dito po magpupunta sa atin. The cheapest power source in the world kasi wala pong tax. And secondly, the best labor force in the world. Dalawang school of thought ngayon ang umaandar. Una, kapag binabawasan niyo yung tax, pero gusto niyo magpa-aral ng 15 million na Pilipino taon-taon, doable ba yan? Sa mahugutin ng pera. Well, sa mahugutin. Yeah, very good question. I am glad you asked that question. Okay. Hindi ba pinag-usapan natin na you are the cheapest production center in the world and you have the best labor force in the world, eh dudumugin tayo ng mga foreign investors at saka ng mga foreign companies na magpupunta po dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Ibig sabihin, lalaki po ang income ng mga kumpanya na nandito na at madadagdagan pa po ang mga kumpanya na papasok pa po dito, nakikita po ng income dito. Doon mo kukunin ngayon yung pera mo doon sa income tax na yun. Tingnan mo, Martin. Tingnan mo, Benz. Lahat ng quincenas dito tumatanggap ng wages. Una pa po ang gobyernong kumuha ng tax sa kanya bago niya makuha ang kanyang sweldo. Eh, yung mga mayayaman po, marami po accountant dyan. Marami po mga tax shelter, mga tax exemption, mga deferred charges. Marami po mga sistema yan. So, most of the tax comes from the poor. The government wants to get the tax before the worker or the company gets its income. It should be the other way around. Yun ang pinopropose ko. Income tax lang ang matitira. Where to from here, from now? Where to from here, from now? We cannot stand for another Picos election. I am sure that the people will not allow it. I am sure that the armed forces will not allow it also. The millions of Filipinos watching us right now. How will you convince them to vote for you? Ako po ay si Tito Boboy Sihuko. Ako po ang pinaka-qualified sa lahat ng presidential candidates in as far as education is concerned. Lahat po ng dapat pag-aralan ay napag-aralan ko na. Meron po akong 4 na PhD degrees. Meron po akong 2 master's degrees. Ang isang pinanggalingan ko po ay pareho din po ng eskwelahang pinanggalingan ni Barrojas, yung pong Wharton School of Business sa University of Pennsylvania.
Marami na po ako nagawa sa konstitusyon natin. Ako po naglagay ng accountability of public officers. Ako pong gumawa ng sandigan bayan at ombudsman. At kung minsan po hindi ako matulog kung gabi kasi dahil po yun sa mga ginawa ko yun, nakabutihan po ang dapat na kinalabasan ay inaabuso po ng pamahalaan ngayon at ginagamit po panlaban sa tao at panghabol po sa mga oposisyonista sa kanila. Ako po ang sumulat ng dual citizenship law. Ako din po ang nag-sponsor ng overseas voting law. Ako din po ang gumawa ng automation law na ngayon po hindi sinusunod ng ating COMELEC. Kaya nagkakaroon po tayo ng hocus pocus. Kung ako po ay magiging presidente, wala pong kalokohan na mangyayari dito. Ako po ay 73 years old. Hindi ko na po kailangan ng pera. Wala na po akong kailangan sa buhay. Kung meron po akong kakulangan, yun lang po kakulangan ng buhok. Wala na po ilang. No, ako po ay nasa testa, namigay po ako ng 8.5 million scholarships. Ay sinamahan ko pa po ng 50 pesos allowance kada araw. No other Filipino today, no other economist today in the Philippines has my experience in skills development and technical education. Hindi po ako magiging kamukha ng gobyerno ngayon na manhid at nakatira po sa kanilang sariling mundo. Kung ako po'y iboboto ninyo pagdating po ng halalan, hindi lang bagong buhay, ibang buhay po doon sa buhay po ngayon. On that note, thank you so much and thank you so much. Oh, sir. Thank you. Thank Good you. Luck. Salamat po at mabuhay po tayo lahat. Well, that's another Bonfire Discussions here in podcast.ph. Congressman Boboy Siuco running for president next year. And you can find him on Facebook. Just type his name, Boboy Siuco, at mahanap niyo dun. Opo si Martin Andanaro. Ako si Benji Felipe. Pwede maki-Apple dito sa Bidang Diskurso. This podcast.ph presentation is supported by Martin Andanar's Homecast Studio and Audio.ph.